So what's up guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse hindi na-drive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years and now I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos, that's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mong maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that guys, let's move on with the vlog. What's up mga ka-jobs? Yeah! So guys, here's the Range Rover. Actually, hindi ako pupunta ng shop ngayon. Kasi gusto kong pag-usapan yung bago mga sports car ng Bruce ko Bros, which is si JM and si Jonah. So si Jonah kasi, before pa, laging tumatawag sa akin yan about cars. Si JM din. You know guys, they're like little brothers to me. So sobrang close ko yung mga yan. Every now and then nagkocontact kami. Hindi man kami lagi nakikita. Kasi maraming tatanong, okay pa ba kayo ng Bruce ko Bros? Oh my God, sobrang okay kami yan. So, sabi ko nga, di ba, makakuha kayo ng magandang deal sa Mogul. Kaya nga yun sa mga ibang YouTuber na gusto, nagpapakontak ako para mabigyan ko kayo ng magandang deal para yung mga YouTuber dito sa Pilipinas. Mga naka-ano rin, mga naka-magagandang mga sasakyan din. So, gusto ko lang pag-usapan yung kila Jonah. Kasi like ngayon, tumawag sa akin si JM para dun sa, ano niya, sa Camaro niya for some tips and bits. Kasi, di ba, meron ako before na Camaro na SS, which is the V8, pero ang kinuha niya is V6, and marami daw nagsasabi na mabagal yung V6 na Camaro. Fuck man, alam mo yun, it's still a Camaro bro, it's not how fast you drive it, it's still a Camaro, diba? With Jonah, GTR naman, so mamaya pag-uusapan natin yan, how proud I am with them, kung yung hustle nila, kinongratulate ko nga sila na sobrang proud ako sa kanila. Basta, isa-isahin natin mamaya yan, okay? Sige, hindi ako pupunta ng shop. So, para surprise lang yung hood. Tsaka yung sa BMW kung matatapos sila hanggang bukas, okay? So, buckle up guys kasi medyo hindi mahaba to. Mabilis lang tong vlog na to. Pero sobrang proud ako sa dalawa na yan. Let's do this. At nandito na naman tayo sa isang edisyon, ha? No, bis. Yeah. Oh, 1, 2, 3. Ano, nandito na naman tayo sa isang edisyon ng ano, ulam mo, wing. Kachabs! Tignan natin kung ano ulam natin. Ang legendary na, ano tawag dyan? Sinigang sa bayabas. Nagluto ako nitong longganisa, sigarilyas, exercise, extra rice nila to. Pero sa amin ng wife ko, syempre, this basmati rice. May itlog tayo. Sili. Maybe get the J-Pots. So guys, let's eat. Excited na ako. Sobrang sarap nito. So guys, marami nagko-comment sa akin na i-setup natin yung GTR tsaka yung Camaro ni Jonah. Ni Cas Jonah tsaka ni Cas JM. Kakausapin ko sila mamaya para malaman natin kung pwede na ba silang ipa-madmack yung mga sasakyan nila. And mamaya magkakaroon tayo ng reaction sa nila. Sa mga, sobrang proud ako sa mga cars ganyan. Sobrang proud ako sa kanila kasi it came from hustle, from hard work, from everyday grind. Hindi yan biro, hindi yan overnight. We've talked about that car siguro mga 2 years ago na. Mula nakilala ko sila 2 years ago, yan yung mga pangarap nila sa sasakyan. Actually, si Jonah, ang gusto niya talaga is muscle car din, pero GTR. Pero syempre, na nagka-pera, katandaan nyo guys, there's nothing wrong na tumataas yung pangarap mo. Kasi as you have the means to buy something, tumataas. Ito tayong Camaro. And eto, gusto kong gawin matagal na. Ngayon ko na siya magagawa. Bro, restart ko lang yung GTR ko, may nagamon sa akin niya ba? Sino? Walang Camaro, sabi, racing daw, boy. Nainis nga ako bigla eh. Gago, hindi ko na-recall na naghamon ako ng GTR eh. Pucho GTR yan. Talaga, like ako dati, ang sabi ko, I just want a car that will move me from point A to point B.
Pero syempre, habang nagkakapera ka, nagiging, nakukuha mo yung success na gusto mo, nagbabago talaga yung ano, yung mga gusto mo, yung mga bagay na gusto mo. Kasi dati, kapag ka nangangarap ka, yung attainable lang sa'yo, yung kaya mo. Pero kapag ka nagkakapera ka, shit, kaya ko pala to. So guys, ang advice ko lang sa lahat ng tao is never ever stop dreaming. As long you work hard for it, as long as you work hard for it, you strive, blood, sweat, tears, you can have that success. Ang importante lang talaga is wag na wag kang susuko sa ginagawa mo. So mamaya, tignan ko yung mga ibang clips ng mga video nila Jonah para malaman natin, para magkaroon tayo ng reaction. Kasi I was overwhelmed nung chinat ako ni Jonah. Sabi niya, "Cuz," sabi ko, "Why?" Tapos pinakita niya yung GTR, sabi ko, "Shit, cuz, it's a dream come true para sa'yo. I'm so proud of you." Then si JM naman, kanina, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, "Bro, nakuha mo na yung Camaro, cuz." Sabi niya, "Oo." Sabi ko, tapos may mga tinatanong siya sa akin. Siyempre, sa amin na lang yun, yung mga tinatanong niya about the cars. And as kahit konti, I know the car, the Camaro. Siyempre, mas bago lang yung kanya. Luma yun sa akin, 2013 na SS. Eh, nakapagbigay naman tayo ng advice. Pero I'm so proud of them. So, keep inspiring people, mga ka-bad boy, mga kalabaduchi, mga ano, mga bruscos. And sabi nga, 'di ba, lahat ng brusco, promise yan, magkakaroon ng mga ano, mga dream car sila. Promise ko sa inyo, lahat sila magkakaroon kasi they are working hard each and every day to have the content, to have that. Ang hirap niya na yung iisipin mo yung mga content mo. So guys, see you guys in a bit. Clip lang, sobrang clip lang, then reaction video tayo. As promised sa mga nag-comment sa akin ng reaction video kay Jonah, tsaka kay JM, kasi alam nila, close kami mga brusco and kachubs. Okay, see you guys. 100,000, ganun. Basta tight sa 10% para kay Lord John. Huwag kang manghihinayang kasi lahat ng bagay sa mundo ay sa kanya. Gets? 10% na lang hinihiling niya. Okay, ang next naman nun, mangarap ka ng sobra-sobra, lawakan mo. Diba? Kasi ako, isipin mo, yung high school ako, bobo ako. College ako, talagang bobo ako. Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng mga sports car. Sabi ko lang sa sarili ko nun, makakabili ako ng ano, ng mga sports car, ng mga bahay. Hindi ko alam kung paano. So, di ba, mangarap ka. Ang sunod nun, gagawin mo ng action, di ba? And then, syempre, paano ka magkakaroon ng mga pangarap mo sa buhay kung hindi ka naman gagawa ng paraan, di ba? And then, ang sunod niyan, huwag kang matakot sumugal sa buhay, di ba? Ako dati, factory worker ako. Parang sagay, ayoko niyan. Hindi ako masaya dyan. O, bumanap ako ng ikasasaya ko, di ba? Nagpa-video na kami nun. And then, nag-video ako, naging masaya ako. Yung pera, naging bonus na lang yun, di ba? Basta masaya ka sa ginagawa mo, and then, talagang alam mong doon ka kikita ng malakihan. Gets mo? And then, yun nga, maging ano ka sa family mo, maging mabait ka, yung talagang suportado mo, hindi mo iiwan kahit dumami na yung pera mo, di ba? Tsaka maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa amin, ang Brusco Bros. Dalawang sikreto para umangat ka sa buhay. Una, ang taong mapagmahal sa magulang mas malayo nararating. And second, in anything and everything that we do, if we put him in the middle, we'll never go wrong. Yun yung mga sinasabi ni Jonah na sinasabi ko for the longest time. And we have the same mindset. So, yung success sa kanya is malapit. So, yan yung isa sa mga proud na proud ako sa bata na yan, si Kaz Jonah. Kasi, he knows, marunong siyang magbalik sa Panginoon. Marunong siyang magbalik sa pamilya. Even before, bilib ako dyan, maraming tao ang tawag sa kanya is bad boy or whatever. Pero good boy talaga yan. Sa ano lang, ang pinoportray niya lang is bad boy. Pero sa totoong buhay talaga, sobrang magalang yung bata na yan. Sobrang maka-Diyos yan. So, yun yung nagustuhan ko. Congratulations, Jonah. Congratulations talaga. And si JM naman, alam mo yun, nag-thank you siya sa akin kanina kasi they kept in mind yung sinabi ko dun sa nag 16 million views sa social media that the greatest revenge is being successful. Not because of sa ibang tao or sa whatever na dahilan. It's because sa sarili mo. The greatest revenge, ibig ko sabihin dun is the greatest revenge sa lahat ng hirap mo, sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng iyak mo, sa lahat ng problema mo, the greatest revenge for that is for you to become successful. And sabi nga niya, driving a sports car. So guys, sobrang nakakatuwa, sobrang euphoric yung pakiramdam na yung mga kaibigan ko, mga close na parang kapatid ko na is now they're driving their own sports cars. They're living the life, they're living their dreams. And I just wanna say na
congratulations to Jonah, congratulations JM at sa buong Brusco Brothers, kasi ang isang success ng isang Brusco Brothers ay inaalay nila sa buong Brusco Brothers at sa pamilya nila at syempre sa taas. Sorry hindi ko siya masyado napapangalanan kasi baka may mga kachabsay, mga Muslim. Respeto po natin yan sa mga kapatid na Muslim natin. So si Allah, si God or kung ano man ang tawag natin sa kanya. Guys, keep in mind, always be motivated. Always be consistent with what you have. And tama si JM at si Jonah, naging emotional. Hindi ko na nga inano yung clip eh, na medyo naiiyak na si JM kasi gano'n naman talaga lahat pag nakukuha mo pangarap mo. You'll cry. First, you'll cry sa sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. But next, you'll cry. That will be tears of joy kasi nakuha mo na lahat ng pangarap mo. Okay? I hope you guys like the vlog. And always remember, sa Chubby, yummy. We out. Chubby out. Let's do this. Peace. You're gonna be